So, hapon ngayon, galing na ulit kami sa vet. Ayan si Chicken. And hindi ako nakatulog kasi binuntayan ko siya ng sobra kada galaw niya. Sinecheck ko rin yung dextrose niya kung okay yung pagpatak. Tapos kaninang umaga, dahil hinang-hina na ako, hindi na ako yung nagdala sa kanya, kundi si ate ko at saka tita ko. So, ngayong hapon, syempre dalawang beses siya babalik, diba? Ngayong hapon, ako naman ang pumunta. Nakakapandumo, ilang beses sumuka. Kala ko kanina, iwanan na ako ni Chicken kasi hinang-hina na talaga siya. Tapos, basta, sobrang iba na yung pakiramdam niya. Pati ako, hindi rin ako natulog. So, mamayang gabi, babantayan ko ulit siya. Kasi, yung dextrose niya, konting galaw lang, hindi natutulog. Kasi alam niya, sa aso, di ba, yung kamay nila, hindi naman katulog ng kamay natin na straight lang pag natutulog din sila, di ba? So, nagagalaw-galaw. So, bukas ulit ng umaga, ulit kay Savet. Tinan niyo, mahina siya. Sobrang hina. Medyo nawawala na ng pag-asa si Milab. Sobrang hina niya eh. Kasuper payat niya na, hindi na pa rin siya kumakain. Gagaling na kami sa parvo. May distemper naman yung baby. Si Chicken. Lalaban yan si Chicken namin eh. Fighter yan. Lalaro pa tayo eh. Diba? Lalaro pa kami ni mami yan eh. Gagaling na yan. Shit. Lumalabas yung mga sipin niya. Pag ano siya buntumini nga. Intindihan niya yung sinabi ko. Dala namin si Chicken para injection siya, tapos hapon babalik-balik kami, pero sa kasamaang palad, sobrang hindi maganda yung nangyari kagabi. Hanggang madaling araw, hindi pa rin ako tulog, tatlong araw na. Sobrang sakit na ng katawan ko, sakit ng dibdib ko, yung likod ko, kasi gusto ko mabantayan si Chicken. Ngayon sumuka siya ng sumuka na madami, tumain siya ng tumain. Tinakbo ko siya madaling araw sa bed. Nahihirapan din kayo maghanap ng mga 24 hours na bed. Gusto ko lang sana agapan. And sobrang pangit talaga ng poop niya. Tapos, bumalik ulit ako ng 8 a.m. kasi bubukas na yung bed. So, ayun, nabigyan naman siya ng gamot. So, nilalaglag pa rin siya. Tapos ngayon, parang sinisip ko siya. Ang dami ng komplikasyon. Yung liver niya din, tinamaan na kahit na agapan. Ganun talaga kasi yung sakit na yun. Lugi ko na lang ulit. Kasi mas matutupukan ko ng sarili ko dito sa bahay. Kung anong mamangyari, at least ako'y nakita niya ulit. Hindi nagbabantay sa kanya. Nakaano naman siya, naka-dextro siya. Chicken, baby? Huwag mo iwan si mommy, ha? Huwag mo iwan si mommy. Please. I need you, eh. Kuyat niya, no? Wala na siyang bed ngayon kasi naanuhan niya na, nabiyon niya, no? Pero meron akong ginawa sa kanya dito na ano niya. Please, pero ayaw niya. Umurong siya. Chicken.